since the Korea administration lumakas ang NPA. Kasi yung panahon ni Marcos, malapit na kaming bumagsak noon eh. Huliin ang rebuilding yan, patay man o buhay. Ito ang naging utos noon ni Pangulong Ferdinand Marcos sa nooy isang pari na si Father Conrado Balueg na piniling itapon ng kanyang sariling Biblia para humawak ng barilo pang sumapi sa isang kilusan sa Cordillera na tinatawag na CPA o Cordillera People's Army. Subalit sa kabila ng patuloy na pag-uusig ng Pangulong Marcos sa mga nabuhok-samahang ito noon, ay matapos ang kanyang termino at umalis sa pwesto ang dating Pangulong Cory Aquino, ay dito, sinabi mismo ni Father Balueg na sa panahon ng pamamahala ni Cory ay lumakas pa ang pwersa ng mga NPA. Pero pag malakas yung leadership, susuporta ang mamamayan. Kagaya nangyayari, in the past, since the Cory administration, lumakas ang NPA. Ngunit makaraang makita ni Father Balueg ang mga maling gawain ng mga kagaya ng rebelde sa Cordillera, ay dito, bumuo siya ng kanyang sariling samahan na tinawag na CPLA o Cordillera People's Liberation Army. Pero nga pala, bago natin ipagpatuloy ang kanyang kwento, ay kung ngayon pa lang kayo napadpad sa channel na ito at mahilig kayo sa mga gantong usapin, ay inaanyayahan ko po kayo na pindutin ang subscribe button at pakihit nyo na din yung bell icon nang sagunan ay isa rin kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong upload. Kaya't, simulan na natin! Si Conrado Balueg, o kilala din sa tawag na Kaambo, ay ipinanganak noong December 29, 1942 sa isang mahirap na pamilya ng magsasaka sa Malibkong Abra sa Cordillera. Ang kanyang pamilya noon ay nabibilang sa isang tribo na kung tawagin ay Tinggian. Para sa kaalaman ng lahat, ang Tinggian ay isang tribal minority na madalas noong una ay tinatawag ng mga tao mula sa bundok, primitibo at hindi maunlad. Subalit ganun pa man, ang mga taong ito ay mga lipi na mga mandirigma. Maraming mga tao sa kanilang lugar noon ang naniniwala na ang lahi na pinagmula ni Conrado Balueg ay mula sa angkan ng mga headhunters. Sa madaling salita, ay sila yung mga piling mandirigma na ginagawang koleksyon ang mga ulo ng kanilang mga nagiging kalaban, tanda ng kanilang tagumpay. Subalit sa kagustuhan ng mga magulang ni Conrado na huwag nang ipasa pa ang tatak ng pagiging mandirigma sa kanilang mga anak dahil sa alam nila na ang ganong buhay ay sadyang napakahirap, ay napagpasya nilang ilayo ang mga ito at ipasok na lang si Conrado at ng kanyang mga kapatid sa isang seminaryo. Dahil sa desisyon ito ng mga magulang ni Conrado, ay tinahak niya nga ang pagpapari. Nag-aral siya noon sa isang paaralan na tinatawag na Societas Verbi Divini. Sa kasagsagan ng kanyang pag-aaral, ay narinig niya ang mga aral tungkol sa Marxism at Liberation Theology. Ang mga lektura ng Liberation Theology ay nagkaroon ng higit na impluensya sa kanya. Ayon sa mga aral tungkol sa usaping ito, ang simbahan ay kailangang ituon ng pansin sa gawaing panlipunan, lalo na sa mga mahihirap at may diskriminasyong mga tao. Ang ilan sa mga taga-suporta ng Liberation Theology ay nakikisimpatya sa sosyalista at pati na din ang mga modelo ng lipunang komunista. Subalit ganun pa man, ang mga aral ng Liberation Theology ay hindi sinang-ayunan ng simbahan at iginiit din ni Pope John Paul II na ang simbahan ay dapat gumawa ng gawaing panlipunan. Ang mga sumasalungat sa mga aral ng Roma, lalo na para sa mga teologo, mga pari at madre, ay malaki ang posibilidad na mapatalsik sa simbahan. Sa mahaba-habang panahong pag-aaral ni Conrado Balueg, ay sa wakas, noong 1974, noong kasagsagan ng martial law, ay naordinahan siya at siya ang pinakaunang pari na mula sa tribo ng mga Tinggian. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng napakalaking karangalan sa kanya, lalo na siya pa lamang noon ang kauna-unahang pari sa kanilang lugar. Matapos siyang maordinahan, ay kagad siyang nadistino sa parokya ng barangay sa Lapadan at doon, naging aktibo siya sa gawaing pangparokya. Dahil sa kakaibang pamamaraan ng pagtuturo niya ng mga salita ng Diyos doon, ay nagsimula siyang mahalin ng mga tao. Naging dahilan din siya ng napakalaking pagbabago sa lugar. Subalit sa kabilang banda, sa tribo naman ng mga botbot sa Kalinga, ay abala naman si Makliing Dulag sa pakikibaka kontra sa mga taong naisumira sa kanilang lugar. Sa mga hindi nakakakilala kay Makliing Dulag, ay isa siya sa mga naunang iginagalang na pinuno noon ng mga tribong botbot sa Kalinga na nagtatanggol sa karapatan ng mga tao at sa pinaniniwalaan nilang sagradong lupain na minanapan nila sa kanilang mga ninuno na ninayos namang patayuan ng Pangulong Marcos na mga naglalakihang dam. Isa si Father Balueg sa mga sumusuporta sa mga ipinaglalaban noon ni Makliing Dulag.
Nagprotesta din siya sa nooy malakihang pagmimina sa kanilang lugar dahil sa sobrang laki ng perwisyo na naidudulot nito sa mga kagubatan. Nanawagan din siya para sa mga reforma ng mga istruktura at nagprotesta siya laban sa mga multinasyonal na kumpanya ng troso na sumasalakay at sumang-ayon sa makasaysayang pag-angkin na pagmamayari ng mga katutubo dahil sa kawalan ng mga dokumento. Pero sa kasamaang palad, noong 1979 ay pinatay ng mga sundalo si Makiling Dulag. Kaya naman, dito ay nagkaroon ng napakatinding galit ang mga tao laban sa Administrasyong Marcos. At dito ay hindi napigilang sabihin ni Father Baluig na tiwali si Pangulong Marcos at wala sa kontrol. Sa kaparehong taon ng pagkamatay ng Makiling Dulag ay dito na pagdesisyonan ni Father Baluig na isantabi ang kanyang suot na abito at itapon ang kanyang sariling Biblia at piniling humawak na lang ng baril at tumasok bilang kasapi ng CBA o Cordillera People's Army. Sa pagkakataong yun ay pinagpatuloy pa rin ni Father Baluig ang kanyang pagtulong sa mga tao, subalit hindi na sa parang mapalapit sa Diyos kundi bilang isang rebelde. Dahil sa ginawa niyang yun ay doon na din siya nakilala sa pangalang Kaambo at naging isa siya sa mga kinikilala bilang Robin Hood ng Cordillera. Bilang kasapi ng NPA ay naging bahagi siya ng Lumpaya Company at noong malaman ng Roman Catholic Church ang ginawa niya ay agad siyang tiniwalag ng mga ito. Sa kanyang pagsapi sa NPA at pakikibaga dito ay inamin niya sa mga ito ang talagang gusto niyang mangyari. Dito ay pinangaral niya sa buong kilosan na hindi solusyon ang mararahas na pagkilos laban sa gobyerno at sinabi din niya na hindi kailanman mananalo ang baril kundi ang mainam ay ang mapayapang pag-uusap kontra sa magkabilang panig lalo pat suportado sila ng mga tao sa kanilang lugar. Subalit tinanggihan ng mga dating miyembro at ng pamunuan ng NPA-CPA ang nais mangyari ni Father Baluig. Kaya ang nangyari ay nagkaroon sila ng dalawang layunin sa loob ng isang kilosan. Pero sa kabila ng magandang layunin ni Father Baluig sa loob ng kilosan ay makaraan ng ilang taon mula nung mapasama siya sa grupo ay inamin niya mismo sa isang panayam sa bahayagan na pinatay ng kanyang sinalihang pangkat ang 46 na sundalo ng gobyerno at 6 na informer ng armadong puwersa sa 29 na beses na banggaan ng sandatahang lakas. Dahil sa mga nangyaring ito, ang gobyerno na pinamamahalaan ng dating Pangulong Marcos ay nagbigay ng isang presyo sa kanyang ulo at iniutos na siya ay dakpin, patay man o buhay. Pero matapos ang pag-amin ni Father Baluig at noong makita niya na iba na talaga ang layunin ng kilosan dahil sa ang iba ay naglilingkod na sa mga mayayaman sa lugar at lumilihis na ang karamihan lalo na sa interes ng mga igrot, ay dito pinili niya ng kumalas at bumuo na lamang ang sarili niyang pangkat na tinawag niyang Cordillera People's Liberation Army o CPLA kasama ang ilang mga naniniwala sa kanya at kasama din ang kapwa niya dating pari na si Father Bruno Ortega. Ayon kay Father Conrado Baluig ay binuo nila ang kilosang iyon o ang CPLA para kontrahin ang mga masasamang gawain ng CPA-NPA. Kaya naman, dahil dyan ay naging matinding magkalaban noon ang dalawang panig. Hindi rin nagtagal ay nagkaroon ng inkwentro ang dalawa. Nagpaparatangan ang bawat grupo na pahirap daw sila sa mga mamamayan. Pero ang pinakamahirap na desisyon na ginawa ni Father Baluig ay ang kalabanin mismo ang kanyang sariling kadugo. Dahil ang pinuno pala ng CPA o Cordillera People's Army ay si Juvencio Baluig, kapatid ni Conrado Baluig. Makalipas pa ang ilang mga taon na bangayan ng dalawang grupo at sa ilalim na noon ng pamamahala ni Pangulong Cory Aquino, ang CPLA ay nagkaroon ng kasunduan para sa isang tigil putukan sa gobyerno ng Pilipinas sa Mount Data Hotel sa Bauco Mountain Province noong September 13, 1986. Sa ilalim ng kasunduang ito ay napag-usapan na hindi na nila maaaring gamitin pa ang kanilang armas ni Numan. Bilang kapalit nito ay binigyan sila ng gobyerno ng amnestiya o yung kapatawarang walang kondisyon para sa mga kasalanang nagawa nila sa bayan. Dahil dyan ay muli nang bumaba ng bundok ang grupo ni Father Baluig para magbago. Pero sa kasamaang palad, noong December 31, 1999, habang ang pamilya ni Father Baluig ay nagbabakasyon sa nilang bayan sa Malibkong Abra sa Mountain Province, ay muling nagkaroon ng mainit na pag-uusap sa pagitan niya at ng kanyang kapatid na si Juvencio Baluig. At habang nagkakasagutan sila sa loob ng kanilang bahay, ay bigla na lamang may nagpaputok ng baril sa labas. Pero nagulat na lang sila nang bigla na lang bumagsak si Conrado sa kanyang kinatatayuan. Tinamaan na pala ito ng bala na siyang naging dahilan upang bawian agad ito ng buhay. Ayon sa naunang investigasyon ng mga pulis, ay sinasabing malamang na nakibahagi si Juvencio sa pagkamatay ni Father Baluig. Ngunit marinamang pinasinungulingan ang mga ito ni Juvencio.
Pero makalipas ng isang taon ay napag-alaman na ang mga tumira pala kay Conrado ay mga kasamahan din ng Juvencio na sina Procorpio Tauro at Calito. Si Tauro kasama ang kapatid ni Father Conrado Balueg at ilang miyembro ng kanilang grupo ay naroroon din ng mga oras na iyon. Ngunit sa pagkamatay ni Father Conrado Balueg ay dito na nagkaroon ng pagkakaisa ang mga mamamayan ng Mountain Province. Ito din ang naging dahilan ng pagkakabuo ng Cordillera Administrative Region na kung saan ang mga probinsya ng Abra, Apayao, Kalinga, Ifugao, Benguet at Mountain Province ay magkaroon ng sariling pamamahala at magdesisyon sa nilang sarili sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. At siguro ay dito na matatapos ang kwento tungkol sa makasaysayang buhay ni Father Conrado Balueg. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, ay muli ko po kayong inaanyayahan na mag-subscribe na. Pakipindot niyo din po yung bell icon para siguradong ma-notify kayo sa mga susunod pang video na aking i-upload. At ayun na nga, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, agbyag!